Ah, magandang araw gabi sa inyo dyan mga bay kaibigan. Ay, tutorial ko yung how to calculate volume and cubic meter in angle. Ito pala yung ano natin. Yung notib D, diameter, R, radius, E, area, B, volume, pi equals 3.1416. Yung ano natin, yung balik kulong sample, for example kulong ito, yung ano pala nito, yung height is 3 meter, yung diameter nito yung sa circle is 1.2 meter, no? Ito diameter 1.2 meter. Ito yung radius niya, ito yon yung circle, yung circle, tapos ito 1.2 meter. Hanapin natin yung radius, yung kalahati ng circle, ano to, i-divide natin sa toto. 1.2 divided by 2 equals 0.60 meter, ano. Ganyan yun. Ito yung ano dito. Kunin natin yung area. Yung area muna ng circle yung kukunin natin. Ito yung formula. Formula. Yung formula niya is, yung formula A area pi radius squared. Oh, yung squared. Yung ano niya, yung radius e squared, bali 0.60 times 0.60 kasi squared to eh, times to. Kuanto divide, ano, multiply by self, no? Ano to, dito tayo radius times radius, ito yun 0.60 times 0.60 equals 0.36. Oh. 0.36. Ito yung sa area, tapos 0.36. Ano natin to? I-divide natin ito sa i-multiply natin ito sa pi. Yung pi niya ito, yun, 3.1416 times 0.36. Yung area niya is 1.13 square meter. No, ipakita ko to, ikalkyo ko kasi para maintindihan niya to. Kasi ito, ano talaga to, konstanto niya. Yung 3.1416. Pag ano, kapag wala ka scientific calculator, ito talaga gamitin mo yung number. No, ipakita ko. Ito yung calculator. No. Ba? Pag gamitin mo yung number, when 3.1416 times sa 0.36 equals, tingnan mo, 1.13 square meter. Ngayon, kagamitin natin yung pi, hindi number yung gamitin natin. Yung pi niya. Alam mo, ito mo, kita mo yung ito, scientific calculator. Ito, shape. Shape. Pindutin mo yung shape. Tapos dito. Yun sa, may, ano dito, ito, EXP, na, may, sa loob nito, may pi ito. Ito, may pi. No. Pi. Tingnan mo, lalabas yung pi. Oh, yung pi. Tapos, times mo sa, times mo, 0. Wait, wait.
times mo sa 0.36 equals ganun pa rin yung kalabasan, 1.13. Ganyan lang yun. Pag-calculate, no? Ha? Okay na. Ganyan lang, pag wala ka, pag mer manual lang yun, ano mo, calculator mo, ito gagamitin mo ng mer. Kailangan, hindi mo to kalimutan. Palagi mo to i-ano mo sa isip mo, kasi ano to eh, konstanto. Ito yung ginagamit pagbuha ng ano ng area. Ito. No. Kaya 3.1416. Kahit kunin mo yung diameter nito, ganun ito rin gagamitin. No. Pero area mo na yung ano natin. Sa area lang muna. 3.1416 times 0.36. Ito yung kalabasan niya. Yung square meter niya is 1.13 square meter. Kung wala ka, kung mayroon kang ito, scientific calculator ganito, direct ka na ng pi tapos times mo dito sa 0.36 equals 1.13 square meter. No. Boss, diretso na tayo. Ito yung ano natin, yung kunin natin yung ano naman, yung volume. Yung volume. Kasi cubic meter yung inano natin eh. Ito yung ano niya, yung formula niya. No, formula. Area times height. No. Ngayon, itong area, kunin mo yung area dito sa no sa ano. Ito yung area, di ba? Oh. Ito ya, yeah. Ito yung area. 1.13 square meter, di ba? Tapos, yung height, i-times mo sa height. Yung height ng kulong natin is 3 meter. O, times mo sa 3. No. Equals 3.39 cm³ cubic meter. No. Yung ano, yung ulitin ko, zero yung kalahati nito, yung radius niya, yung kalahati ng circle, i ano mo, i times mo, i multiply mo by cell, 0.60 times 0.60 equals 0.36 meter times mo sa pi, 3.1416 times 0.36, yung area niya is 1.13 square meter. Tapos dito sa volume nata tayo, yung formula niya, volume area times height, yung area niya is 1.13, tapos times mo sa height dito 3 meters, tapos yung kalabasan niya, yung volume niya 3.39 cm³ cubic meter. No. Ganyan lang. Ganyan lang yung pag-ano, pag calculate ng cubic meter sa ng circle. No. Mga ano, mga subscriber viewers, mga bay kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat. Yung hindi pa naka-subscribe, subscribe, subscribe na kayo at post the bell. Post the bell para ma-aware kayo sa next video ko. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless sa inyong lahat.